Ipinagkalooban ng LGU Dumalinao ng 10 million na Alab Kalabawan project ni Senator Cynthia Villar. May detalye si Ferdinand Libor. Napagkalooban ng 10 milyong piso ng halaga ng proyekto ang lokal na pamahalaan ng Dumalinao sa Zamboanga del Sur mula kay Senator Cynthia Villar. Kahapon, pormal ang isinagawa ang soft opening sa Zamboanga del Sur Dairy, a turnover of equipment, tools, materials for dairy production and processing. Ayon kay Mayor Juna Flor Sweet-Sereliez, ang ipinagkaloob na proyekto ng senador ay ilalim sa proyektong Accelerating Livelihood Assets Build-up o Alab Kalabawan, na nilalayo na matulungan ang mga magsasaka sa nabanggit na bayan. Itong project na to galing sa office ni Senator Villar, 10 million Alab Kalabawan. It's accelerating livelihood assets build up. Ito ay binigay sa munisipyo ng Dumalinao. Kasama kami sa 16 pilot Naging conduit partner ng LGU Dumalinao ang Baclay Multipurpose Cooperative ng Bayan ng Tukuran, kung saan maghahatian ito sa magiging gampani ng programa. Kasi wala kaming existing co-op dito, may conduit partner kami sa Baclay Cooperative sa Tukuran. So, yung ginawa ng PCC, yung Kalabaw, 30 napunta dito sa Dumalinao and then 30 din napunta sa Tukuran. At yung processing center sa Tukuran, yung dairy box, yung saan ibebenta yung produkto, pati yung ice cream making sa Dumalinao. And then other equipment and tools, ginawa na rin half-half for both Dumalinao and Tukuran. So ito yung malaking tulong umano ito sa bayan dahil magbibigay raw ito ng trabaho at maging ng dagdag kita sa mga magsasaka. Isa kasi sa bahagi ng nasabing proyekto ang pagpapatayo ng dairy box milk shop at paggawaan ng ice cream, habang magsusupply naman ng raw materials milk o pasteurized milk ang kanilang partner na kooperatiba. Based kasi sa other provinces and municipalities, parang ang pagkakalam ko 6 liters ang per Kalabaw, mag-produce siya ng 6 to 9 liters a day. And then, 60 pesos ata yung per liter. So, kikita talaga yung farmer as an additional income dun sa ginagawa niyang usual farming. At the same time, nagpo-provide din ito ng local employment. So, since may processing center tayo, so sa Tukuran, nag-hire din siya ng mga locals from Tukuran na tumutulong doon sa cooperative at the same time doon sa processing center. So here in Dumalinao, we will also hire for our ice cream processing pati na doon sa dairy box natin. Anya, paiigtingin ng LGU ang pagmumonitor maging ang suporta sa nasabing proyekto para matiyak na mapalago ito ng mga magsasaka sa naturang bayan. We are here to support our local farmers for this one, our Carabao farmers, we call them. So kung ano man yung technical assistance na kailangan nila as well as financial, pati na yung sa monitoring, may mga tao na kami na naka-focus dyan. Kasi we don't want this project to fail. Malaking pera na binigay sa amin and opportunity na siya. So we will just grab this opportunity and we don't want it to go to waste. So trabaho namin yun sa LGU to support, to help, at the same time to empower our farmers. Para sa akin, they are very important. So, sa paglago, sa pag-asenso sa isang munisipyo, kailangan talaga ng contribution yon from the different sectors. And our farmers, our fisher folks, sila yung pinakamalaki na contribution. We all know that kung wala sila, we don't have any food on our table. Kaya we really have to take care of them. We have to give importance to them. And in that way, maibalik naman natin yung ginawa nila para sa atin. No? So, sa Dumalinao, programa talaga namin yon, the empowerment of different sectors, na we want them to stand on their own kahit iba ng mayor ngayon. We want them to stand on their own na they can earn, they can decide. At the same time, para bang we want to see them na
mag-asenso talaga sila na hindi lang hanggang production, they have to go into business as well. Para sa Igilus, Ferdinand Libor, we live in interesting times.